ginawa ng papuri namin sa inyo. Last May 23, 2020, nag-celebrate ako ng 40th birthday ko. Wala naman akong ibang wish kundi ang... Salamat at wala pong may sakit sa amin. Kahit sa nangyayari sa paligid natin yan, wala pong nagkakaroon ng sakit sa amin. Hanggang isang araw, lumabas lahat ng sintomas ng sakit ni Papa Ambet na myasthenia gravis. Bumagsak yung talukap ng mata niya, nagbe-blurred yung paningin niya, minsan nagdo-double vision pa, at sumakit din yung mga kalamnan niya, yung mga muscles. Nagdesisyon kami na hindi muna kami magtitinda ng silog dahil wala rin mamamalengke at wala rin magluluto dahil kailangan niya magpahinga. After 1 week, nawalan siya ng pang-amoy at panlasa, kaya nagdesisyon kami na magpa-swab test kaming apat. So habang nag-aantay kami ng resulta, nag-isolate na kami, nag-quarantine kaming apat. Lumabas na yung resulta through email. Good news and bad news ang naging resulta, 2 negative and 2 positive. Nakakalungkot lang kasi may sakit na si Papa Ambet, siya pa yung nag-positive. Pinaalam agad namin sa doktora ni Papa Ambet sa PGH para masabihan siya kung ano yung mga dapat gawin habang naka-isolate o quarantine. Nasa email din na may kukontak daw sa amin LGU or DOH. Tapos nasa email din yung mga guidelines na dapat namin gawin. Since alam na namin kung sino yung positive at negative, naghiwalay muna kami. Nandito kami sa bahay ng kuya ko. Maraming salamat Ateng and Kuya Bibot sa pagpapatira sa amin ng 14 days dito sa bahay niya. Ito yung tinira namin. Actually, katabi lang naman namin to. Dingding lang ang pagitan. So sa likod niyan, sa kitchen, merong maliit na gate na dun yung nagsisilbing bigaya namin ng pagkain at pangangailangan papunta dun kay Papa Ambet at sa eldest ko. Inayos na rin namin yung mga kailangan, mga utensils, nakahiwalay, kanya-kanya kaming gamit, kanya-kanya kutsara. Nag-stock na rin kami ng mga maintenance meds ni Papa Ambet, vitamin C, mga pagkain, mga bigay ng mga kaibigan, kamag-anak, mga pamilya namin. Yan, mga gagamitin namin for 14 days. Karamihan, puro healthy food, prutas, at mga pagkain na dapat laging mainit. Ang iniinom namin, warm lemon water, nagtuturmeric din kami na merong honey, nagpapaaraw, kailangan ng init ng araw sa katawan, at ang pakikipag-usap namin lahat ay through video call sa pamilya namin dahil nga magkakahiwalay kami, ilang araw na hindi nagkikita, so ang pag-uusap, video call lang, na nakakamiss din kasi sa screen lang lagi nakikipag-usap. Dumaan ang ilang araw hanggang nakakainip na rin, nakakabagot, pero kailangan namin magtiis para wala nang mahawa. Tuloy ko lang yung kwento namin. Marami siguro sa inyo ang nagtataka kung paano nakuha ni Papa Ambet yung virus. Siya kasi yung tagalabas, siya yung pupunta sa grocery, babayad ng bills, mamamalengke dahil nga sa paninda namin silog, siya rin yung nagdi-deliver sa mga umu-order. Malaking tulong yung mga home remedy na binibigay ni Doc Willie Ong at ni Doc Lisa. Karamihan sa mga payo nila, sinusunod namin. Katulad ng pag-monitor ng temperature, kung sakali naman na lagnatin, inom lang agad ng Biogesic o paracetamol. At karamihan din kasi nagtatae din yung may COVID, kaya meron din kaming ORS sakaling magtae, at umiinom din kami ng 1,000 mg na vitamin C. Salamat po sa sponsor from Japan! Kahit po magkakasama kami, nakamas pa rin ang bawat isa sa amin. Para kung sakaling man nasa palipaligid pa rin yung virus, hindi na namin malalanghap o hindi na namin maipapasa pa kung kanino man sa aming apat. Kahit hindi kami magkakasama, dala-dalawa eh. Kabilang bahay, dalawa. Kabila, dalawa.
kanya-kanyang libang din. Siyempre, online class din. Pag ano, kami lang magkausap ni Papa Ambet. Konting chikahan, kwentuhan, tawanan. Kanya-kanya ding libang sa sarili. Minsan, pipindot ng cellphone, dadaan niya sa kanta, para lang malibang sa maghapon. Ako naman, dadaanin sa TikTok, para lang makalimutan ang problema. Nood-nood ng TikTok, gawa-gawa ng TikTok. Pero, hindi pa rin talaga eh. Dadating yung malulungkot ka, iiyak ka, mag-iisip, pero kakapit pa rin tayo sa Panginoon eh. Dahil lahat naman ng pagsubok, malalampasan, at babalik muli ang mga ngiti natin sa labi. Hello, hello, hello guys! Eto na, malapit na matapos yung quarantine ko, 14 days. Pagkatapos matapos na, magpaparaiswab na ako ulit. Maraming salamat sa mga nagdasal sa akin, sa mga tumutulong. At tingnan nyo po, yung buhok ko masyado nang umaba. Nagkaroon ako ng baywas at bigote. Pero ito pa rin. Hindi, yun lang. Pagkatapos ng 14 days quarantine, mag-re-swab ulit ako. Kiniklaim ko din na sana, ay hindi sana na, maging negative na ulit ang aking result. Wala na akong wala na rin akong sintomas ng COVID, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pagtitiwala, hindi ako nawala ng pagtitiwala sa Kanya na magiging maayos din ang lahat. Kaya thank you, Lord. So today, after 3 weeks ng kanilang self-isolation or self-quarantine, naka-schedule sila ngayon para sa kanilang re-swab. Maaga sila lumuwas para konti lang yung pilang maabutan nila sa Mall of Asia Arena. Sa mga gusto mag-avail ng free swab sa Mall of Asia Arena, ang requirements po is PhilHealth ID at MDR po na galing sa PhilHealth. Hello guys! Ito na nga. Tapos na ako mag-ano. Magpa-re-swab ulit. Kaya waiting ko lang yung yung result ulit. Sana negative na para okay na ang buhay. The next day, natanggap na namin through email yung result ng re-swab nila. Yan, thank God, kasi negative na sila. At dahil nga excited na kami magsama-sama muli, nag-disinfect kami agad ng bahay, naglampaso ng chlorine, naglinis, nagtanggal ng mga kortina, pinalitan namin yung mga kortina, yung mga sapi ng upuan, beddings din, lahat-lahat ng pwedeng pagtaguan at dapuan ni virus na yan, nilinis namin agad-agad para all clear bago kami magsama-sama muli. Lipat bahay agad! Maraming salamat sa pagpapatira sa amin, kuya! Yan, hakot-hakot ng gamit. Babalik na kami sa bahay namin. Excited na! Ito na, nasa bahay na kami. Walang pagsidlan yun saya kasi talagang masarap talaga pagsama-sama kayo sa isang bahay. So, ito na ang aking boyfriend. Boyfriend kong mahaba na ang buhok. So, nakausap namin yung doktora niya. Medyo iwas pa din. Kahit nag-negative na siya. Kaya naka-mask pa din ako, tsaka social distancing pa din. Maraming salamat sa mga nagdasal at sa mga suporta sa amin, sa pamilya ko, sa akin,
walang katumbas ang pasasalamat ko. Inuho na sa Panginoon. Hindi niya ako pinapabayaan sa mga taong instrumento niya na ginagamit para sa amin. Kaya maraming salamat. Ito na, natapos na ang aking pagtitiis. At makakayakap ko na rin ang aking mahal na asawa. At kasama ko na rin ang mga anak ko. Maraming salamat. God bless. Isang paalala lang po. Mag-ingat. Seryosohin po natin ang COVID. Ang virus po ay hindi naglalakad. Ang tao po ang naglalakad. So kung tayo po ay may lalabas sa pamilya natin, huwag kalimutan mag-mask, mag-face shield, at laging mag-iingat sa labas, maghugas ng alcohol, pag-uwi sa bahay, maglinis agad ng katawan, para po paingatan din natin yung mga pamilya natin sa loob ng bahay. Sobrang seryoso po ang COVID. Malaking pasalamat na lang din po dahil po ang panganay ko asymptomatic po, si Papa Amgat naman, mild COVID lang ang kanya, dumapo sa kanya. So, hindi ganun kaseryoso, kaya malaking pasalamat po talaga. So, muli po, maraming salamat mula sa Team Kayabyab. Maraming salamat po sa inyong lahat.